Good morning, ma'am. Morning, Nick. Good morning po. Ma'am, are we good to start? Yeah. Kompleto na tayo. But parang kukunti sila. let's just wait for 5 more minutes, ma'am. Ha? Mag-wait pa po tayo 5 more minutes? Sige. Sige po. If you have for dear some paper, check them out today. You will not be disappointed. Download that. While we are waiting for the others to join the call, just a reminder po to everyone to mute and turn off their video at all times, to type in your questions in advance in the chat box. Please include your name, your media outfit, and your question. Please also wait for the open forum for follow-up questions and wait for the moderator to call your name before asking the question. Salamat po. We'll start in a few minutes. Good morning, everyone. Good morning po to all our media partners. Ma'am, if you're ready to start with the media part today. Yes, Nikki. Okay. Let's start po, ma'am. For the latest updates po on NCMH, if you could provide the newest data po. Thank you. Yes, yung tanong sa atin, ano, yung sa suicide at saka dun sa mga may mental health issues at during time of the pandemic, August 15, we have 9,000
Redeem provided mental health services this past year. Tapos yung ating NCMH crisis hotline statistics, meron po tayong high volume of calls during the months of April, May, June, and July. The peak was last June 2020 where we received a total of 1,115 calls. There was also an average of monthly suicide-related and the peak of suicide-related calls happened in July 2020 with 115 calls. So wala pong ano no, so hindi po lahat ng tumatawag ay bago. So ibig sabihin natin maaring may mga tumatawag na repeat na call yun or mapangatlong tawag nila. Basta itong mga tawag na ito binibilang natin per call and not per individual. So most were returning callers who were exacerbated by the pandemic. So for August 2020, the top reason for calling was anxiety related due to the pandemic, no? So na-exacerbate yung kanilang anxiousness, yung mga anxiety related na nararamdaman nila because of what we have for our situation. For August 2020, the top reason for calling, no? Yung anxiety and 109 calls yung nakuha namin for August 2020 at hindi pa po tapos ang Agosto. So para po sa mga kababayan natin, as we have always mentioned to all of you, meron po kaming mental health support and assistance na pwede nating tawagan kahit anong oras. This is 24/7 hotline ng National Center for Mental Health. And the numbers are, sasabihin ko kasi naka-record tayo para makuha ng ating mga public, no? 0917-899-USAP or 8727. So it's 0917-899-8727 or 0279-889-8727. And it can also be yung toll-free na 1553. So niyan, libre po ito. Confidential lang information dito. So anybody who calls here, wala pong makakalabas na information because we have this kind of agreement with our responders. Ang responders, suicide first aid responders. So sila po were trained by our center. They're also trained to refer, no? Magta-triage, mag-a-assess kung sino po yung kailangan ng higher level of facility kapag sila po ay na-assess ng ating responders. So that's our updates on the mental health statistics for the country. Nick? Thank you, ma'am, for giving the update. We will also provide the numbers and the data that you have just said, ma'am, to the Viber group. Let's move on to the question submitted yesterday. Let's start with Gabby Parlade of the Daily Tribune. The question is, they received reports of a doctor who said that prescribing ivermectin capsules to his mild to moderate patients has shown improvements within 3 to 4 days and that it even served as a preventive measure against COVID-19 for some individuals. May we know if the DOH has any data on this and if it is currently being studied? Yes, so na-receive natin itong information at actually we received itong ganitong information coming from international sources. Itong ginagawa dito sa country natin, ano, I just like to warn those people who are giving these off-label drugs na tinatawag natin off-label siya kasi pre-produce siya for another purpose. Hindi po dapat tayo sumusubok ng ganito hanggang hindi po tayo nagkakaroon ng approval ng FDA saka ng Ethics Review Board. So I'm just warning those doctors who are doing this without the without undertaking or undergoing through the regulatory process. Kasi po ito ay maaaring makasama sa mga kababayan natin na binibigyan natin dahil wala pa naman po tayong sapat na ebidensya na itong ivermectin ay maaring gamitin para sa COVID-19 o di kaya ay para mag-prevent ng COVID-19. Ang ivermectin po, ginagamit yan sa mga parasitic infections, no? So we give this ivermectin for some parasitic worms and ito po ay pwede rin ibigay sa mga external parasites katulad ng mga head lice, yung kuto po
At saka yung mga, may mga skin conditions din na binibigyan nito as a topical ointment. So ito pong ivermectin na ginawa sa ibang bansa na study, no? It was done in vitro, no? Pag sinabi po natin in vitro study, in sa laboratorio po siya ginawa, ginagamit pa lang dun sa mga petri dish, yung atin pong mga preparatory agents, no? Nasa test tube, nasa petri dish, hindi pa ho nasubukan kahit sa animals or sa tao. So kailangan lang ho tayong mag-iingat dito po sa mga ating naririnig at ating nababasa. Kailangan muna po natin pag-aralan maigi kasi baka mas maging mag-cause ng more harm than doing good to our public. Nick? Thank you, ma'am. For the next question from Sandra Aguinaldo of GMA News, she asked, will DOH take a closer look at reinfection? What is the update on your study of Secretary Anyo and Dr. Senen's laboratory results? Is DOH also documenting possible reinfection cases? Whatever that comes out, no, na bago dito sa COVID-19, talagang pinag-aaralan po ng ahensya yan, ano, ng kagawaran ng kalusugan. Katulad nito pong mga nangyari sa ibang mga personalities dito sa country na atin pong pinag-aaralan sa ngayon. Ano? So we are on that stage where we are already coordinating with the laboratories para po lang magkaroon tayo ng mga additional details so our experts can study it. Pero katulad po ng lagi naming hinihiling, sana wag muna po natin gamitin yung term na reinfection because we do not have that much evidence yet to say that it's really reinfection. Kasi po pag naririnig ng mga tao na galing sa atin o kaya sa media, they think na talagang totoo. Ang amin lang hong payo, no, or recommendation, wala po talagang immunity passport. Iyan po ay ebidensya talaga at nabigyan talaga ng deklarasyon or announcement ng mga international organizations or experts in WHO na walang immunity passport. Ibig sabihin, yung antibodies that we develop when we become COVID-19 positive, it doesn't last long dito po sa katawan natin. So yung possibility or probability na maaaring magkaroon tayo uli ay naandyan lagi. Pero kailangan pa po natin ng sapat na ebidensya, mas maraming ebidensya, para masabi natin talaga that reinfection really exists. So kailangan lang po naming pag-aralan maigi ito pong nangyari dito sa personalities and we will provide information as soon as we have accurate and complete details already. Nick? Thank you, ma'am. Moving on to the next question from Mr. Red Mendoza of the Manila Times. He asked, last Monday, Yusek Bombega told the presidential press briefing of Secretary Harry Roque that there had been problems as One Hospital Command due to the lack of phone lines in connecting to the One Hospital Command, which necessitated a phone call of Secretary Roque to Fernando Zubel de Ayala of Globe and Manny Pangilinan of PLDT. Kamusta na po ang discussions between them? Ma-activate na po ba ang mga bagong lines ng OHC within this week? We have continuously coordinated, no? After that call coming from Secretary Roque to PLDT and to Globe, tayo naman po ay saga ng atin, ano, ay continuously ay nakipag-usap. So hopefully, bago po matapos itong linggo na ito, ay mabigyan na po tayo ng dun sa nire-request po natin na additional lines. Kasi alam nyo po, currently, ang mga lines po doon po sa ating One Hospital Command are all cell phones. Kaya minsan, hirap na hirap po yung ating mga kababayan and even our hospital to get through, no? Dito po sa mga lines na to. And we welcome again the help of our private sector dito po sa ating One Hospital Command, dito po sa ating hiniling, no, ng mga additional lines para po mas ma-facilitate at ma-expedite po natin ang process of referring patients and of assisting them for their needs, especially when it comes to hospitals and temporary treatment and monitoring facilities. Magbibigay po tayo ng impormasyon as soon as maikabit na po lahat ng linya na yan. Nick? Thank you, ma'am. For the next question from Mr. Christian Yosores of Bombo Radio Philippines. Can the DOH give us an idea on how much of the proposed 203 billion budget of the department for 2021 that was submitted by DPM to Congress will be or expected to be allotted for COVID-19 response? Makakapag-provide po ba kayo ng breakdown ng nagastos ng DOH since nagsimula ang bansa rumespunte sa COVID-19? Thank you.
So Christian, lahat ng numero na ito, nakikita natin ito, no? We had been transparent with this from the start. Meron ho tayong public tracker, no, that you can access. Mamaya ipapakita po ni Nick yung ating address for that tracker, no? Ito po yung sa Right to Know Right Now Coalition na pinopost po natin dyan yung ating fund utilization, especially for this pandemic situation. So dito po sa ating COVID-19 response, para dito sa COVID-19 pandemic, meron po tayo, nabigyan tayo ng 51.55 billion. 89% po came from the supplemental budget for the Bayanihan Act, which is 45.72 billion. As of August 2020, utilization was 44.57 billion or 86.46%. 46% of this 44.57 billion was used for case management related commodities, katulad po nung pagbili namin ng PPEs, pagbili ng mask, pagbili ng iba't ibang gamot na ginagamit po natin ngayon para sa response. At nagkaroon po tayo ng about 30% of this money, which is equivalent to 15.47 billion na ginastos po natin para sa ating laboratory-related commodities. Ito po yung mga testing kits at yung iba pa hong mga logistical supplies na kailangan po ng ating laboratorio. So kami po ay nagko-closely monitor sa ating budget, ano, because we would want to be as efficient as possible, as we know, no, na nandito po tayo dito sa ganitong sitwasyon at hindi tayo pwedeng magkaroon ng pag-aaksaya ng pera. So again, I reiterate, our utilization for now with this money that were given to us is 86.46%. You can go to that website, yung public tracker, para makuha nyo po yung buong impormasyon. Nick will give you the address of this site later. Nick? Yes, ma'am. We'll send the link for later. For the next question from Sandra Aguinaldo of GMA News, ano po ang update sa clinical trial ng Sinovac sa Pilipinas? Itong Sinovac sa country, no, it was offered. This is a partnership between Indonesian government and yung Sinovac Biotech of China. So itong vaccine na ito, ginagamit nila yung whole virus, no, as compared with the others. Ito po yung kanilang ginagamit, no, for this vaccine. Itong vaccine ay hindi pa siya kompleto or hindi pa siya tapos. According dun sa president ng Indonesia, si President Widodo, sabi nila mga mid-2021 pa sila matatapos at makakapag-release nitong bakuna na ito. So as of this week, wala pa ho tayong na-aprobahan na clinical trial for any vaccine, no, for COVID-19 dito sa ating country. Ito pong ating mga ginagawa pa lang ay mga negotiations with the different manufacturers and also with the other government who has committed to help the Philippines. Pinag-aaralan pa rin ho natin yung ating scope, nagsuscope pa rin, no, ang ating vaccine experts panel. And katulad ng sabi namin sa inyo, last week, we have requested already the phase 1 and phase 2 details coming from Gamaleya Institute, yung sa Russia na vaccine, para lang mapag-aralan ng vaccine experts panel. So ngayon, nag-aantay po tayo, no, at tinitignan natin. Head of this working group is the Department of Science and Technology. And for DOH, it's me and Yusek Kabutahe managing, no, all of this different initiatives for vaccine. Magbibigay po kami ng impormasyon pag meron na tayong mas na-advance na na negotiation or kung may mag-uumpisa na at may nakapasa na sa FDA. Nick? Thank you, ma'am. For the next question, ano po ang demographics ng mga namamatay sa COVID-19? Masasabi po bang dumadami ang namamatay na minors? May 5 years old daw po kasing namatay sa Quezon dahil sa COVID. Demographics are still the same, no? Pag tinignan po natin yung mga deaths natin, nandun pa rin tayo, no, na mas malaking porsyento pa rin ang mga namamatay among our elderlies and those, of course, with comorbidities. Pag tinignan po natin yung disaggregation, no, according to age, makikita po natin na talagang marami pa rin dun sa age group, no? Ibig sabihin po, yung matatanda. As to 5 years old or those less than 10 years old, it only comprises about 1.43% of all deaths na meron tayo for COVID-19. That's as of July 31. And comparing it with August 25,
it went down even to 1.28%. So hindi po nagbabago ang demographic. It's still the elderly who are more prone to die because of COVID-19. Those of the younger age group, although meron po tayong mga numerong mga namamatay sa kanila, pero hindi pa ho ganun kadami, no, para sabihin natin na nagbago na po ang demographics ng pagkakamatay due to COVID-19 dito sa ating bansa. We will be providing you the table with complete age groups and the percentages and the actual number of deaths mamaya po sa ating Viber. We'll also send the table on the Viber group. Salamat po. For the next update, ma'am, they're asking if you could provide an update regarding Asian Development Map. Sorry, did I need button number? Again, Nick? Ma'am, regarding an update for regarding Asian Development Bank and COVID-19 health response. Okay, ang ADB po nagbigay, no, na may loan agreement tayo with them, which is $125 million. This they call the Hill Investment Project, no. Ito po ay naka-integrate dun sa strategy natin on scaling up our response to, of course, to suppress the spread of the virus in our communities and to provide quality treatment for our patients. Ito pong project na ito, ang objective nito is to increase stocks of medical supplies and equipments to designated government hospitals nationwide, nagko-construct ng isolation wards, mag-a-add ng new testing laboratories, at saka yung capacity building po ng ating mga health human resources. So specifically, ang kanilang deliverables, first, they will build isolation facilities in 12 DOH hospitals across the country. Second, they will increase COVID-19 testing capacity by retrofitting and upgrading selected DOH hospitals with laboratories for COVID-19 testing. This, ang kanilang target, no, is to add an additional 11,000 tests per day kapag nagawa po nila itong retrofitting and upgrading of our hospitals to have laboratories in their hospitals. The third is to finance procurement of medical supplies and equipments, including ventilators, PPEs for frontline healthcare workers, CT scan machines to be distributed to DOH hospitals across the country, including those far-flung areas. And fourth, in addition, the project will help the country to prepare for handling future public health threats. So hindi lang po yung mga equipments and mga supplies, sila po ay magkakapacitate din sa atin dito po sa country for us to be prepared for future pandemics that may happen, no, sa mga darating na panahon. Nick? Thank you, ma'am. Those are all the questions submitted from the link yesterday. We will now open the floor to our media partners. We will start po with Mr. Red Mendoza for his first question. Mr. Red, you can ask Yusek na po. Good morning po, Yusek. Can you hear me po? Yes, good morning, Red. I can hear you. Yes, good morning po, ma'am. Ma'am, kanina po, nagsabi po yata si PhilHealth CEO Ricardo Morales that he is going to resign later today po to ES Medjaldea. Ano pong reaction po ng DOH sa resignation po ni CEO Morales, President and CEO Morales, befitting na DOH po is an, the PhilHealth po is an attached agency of the DOH and the Secretary of Health is the chair of PhilHealth? Yes. Actually, Secretary Duque understands the predicament of PhilHealth President and Chief Executive Officer Brigadier General Ricardo Morales. No, alam po natin lahat, and he has announced it to everybody na meron po siyang sakit. And this is part of siguro po yung kanyang mag-treatment siya and all. That's why he decided that he will just resign. So ito naman po ay tatanggapin ng maluwag ng secretary natin as chair of the board. And of course, galing pa rin po sa OP, no, if they are going to accept or not. Pero ang sinasabi lang po natin, meron pong the secretary truly appreciates po yung mga ginawa ni President Morales, especially that he has this illness. Pero during this pandemic, siya po ay
na nagtrabaho ng maayos at naibigay naman po ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan through the PhilHealth Office. So, we the Secretary understands this predicament at aantayin po natin ang desisyon ng Office of the President ukol po dito sa ganitong desisyon. Okay po. And last na lang po, ang ano po reaction po ninyo sa nilabas na survey po ng Publicus Asia sa Pahayag Zona Survey saying that the Department of Health daw po had the highest disapproval ratings among the those people who have surveyed, 1,500 people daw po. 35.1% po ang disapproval rate. Is it po ba a failure? Does the DOH feel na it's a failure of the response for COVID-19? Parang nakikita po ng public na that it failed on the COVID response. Reaction lang po, ma'am. Yes, alam mo, Red, itong mga surveys na to, no, binihinihingi ang mga pananaw ng bawat isa sa atin, ano, at ginagawa through this survey. Kami po sa kagawaran, kung nakikita ng mga tao na ganyan and they disapprove, tuloy-tuloy pa rin po kami sa pagtatrabaho. Tuloy-tuloy pa rin po na pangangalagaan namin ang health ng bawat isa dito po sa Pilipinas. We are committed to provide these services to respond better to this pandemic para po matapusan o ma-end natin ito at magkaroon po tayo ng transitioning to our new normal. Kung ano man po ang mga lumalabas sa survey, this serves to guide us and to make us better. But we will still continue to work and we will still continue to provide these health services to all of our citizens dito po sa country natin. Okay po. Salamat po, Yusek. Thank you. Thank you po, sir. For the next question from Mr. Miguel Flores of AFP News. Mr. Miguel. Yusek, we just wanted to get historical data on calls made in the hotlines. And if possible, if you have the actual number of suicides committed during the pandemic and how does it compare to last year, I think it would be helpful for our reporting. Sige. Yes, Mikhail. Dun po sa actual number of suicide, no, we were trying to get it from our program manager this past days. But unfortunately, their data has not been completed yet because their data as how we have it also in our data systems, nanggagaling yan sa local din, ano, tapos pataas at saka sa mga ospital. So ngayon, kinakalap namin. We will be providing you as soon as we get it, Miguel. Okay. Thank you, Yusek. Thank you po. For the last question for today from Mr. Joe Vicky of Enquirer. Morning, ma'am. Yes, Joe Vicky. Yung dun lang po sa ano DOH data natin, meron na ba tayong initial information how long naglalast yung immunity of someone infected or area of active research pa rin siya hanggang ngayon? Wala pa tayong ganung ebidensya, Jovic, no? We are not we are still studying circumstances, no? So malalaman natin yan in the future. Although internationally may mga studies na lumalabas pa ilan-ilan, 'di ba? Yung isang study na nabasa ko, sinasabi 3 buwan lang daw naglalast. Yung iba, even short. We need to study this very well kasi mahihirap tayong inaccurate yung data. Although, rest assured that the DOH with our experts are studying all of these circumstances at mga balibalita para nagkakaroon din tayo ng sarili nating information based on our own data here in the country. Yung dun lang po sa genome sequences na nilabas ng RITM last week ata, anong implication lang po nito? Pwede po pa elaborate kung ano yung explanation for these various strains na nakita ng RITM? And ibig ba sabihin nito yung 3 Chinese tourists na unang naging positive cases natin, hindi sila yung kumbaga nag-spread ng virus talaga? Kasi parang yung March cases natin were of a different strain. Nick? Yes, ma'am. I can hear you po. Were you able to catch? Nick? Yes, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am. We can hear you po. Were you able to hear the question? No, I got cut off. So, Jovic, can we repeat the second question, please? Thank you. Ah,
Ma'am, yung sa virus sequences po na nilabas ng RITM last week, pwede po pa elaborate lang kung anong ibig sabihin nito? Kasi meron sila nakita at least 4 or 5 strains ata yun, if I recall it right. And anong ibig sabihin po nun? Kasi yung isang finding nila is yung 3 Chinese tourists were of the same strain and yung mga nakita by March is a different strain. Ibig ba sabihin nito, hindi sila yung, kumbaga, wala silang naiwan na virus dito? Nick? Yes, ma'am. I can hear you po. Sorry na po, Diyos ko. Kaluloka mo itong mga internet na to. Sorry, Jovi, can we have the second question? I got cut off. Mr. Jovicki? Parang nawala rin. Ayun, Jovic? Hello, ma'am. Okay na pa. Yes, yes, please. Yung sa virus sequence lang po nung sa RITM, pwede po pa elaborate lang kung anong ibig sabihin po nung nakita nung findings nila. And one of the findings kasi yung sa 3 Chinese tourists were of the same strain. And by March, yung sa patients natin by March were of a different strain na. Ibig ba sabihin nito parang yung unang 3 cases natin, hindi naman sila parang nag-iwan ng virus dito na yung nag-circulate dito sa bansa. Hello, ma'am? Nick, okay na ba yun? Naririnig pa ba ako, Nick? Ma'am, can you hear me? Yes, ma'am, we can Nick? Hear you. Yan, Ju. Okay. Clear ako? Yes. Oh, I'm clear. Yes, ma'am. Can you hear me clearly? Yes, ma'am, we can hear you po. Sige, Jovic, yung pag-aaral. Yes, thank you. Oo, Jovic, yung pag-aaral ng RITM, kailangan cautious din ang interpretation natin dyan, ha? Kasi yung napag-aralan ng RITM, maliit na proportion pa lang ng population, and it was done in hindi ganun kadaming places, no? Parang Laguna ang napagkaroon ng focus for RITM. So, kailangan natin i-interpret with caution. Although, dun sa report nila, tama yung sinabi mo na yung 3 Chinese, iba yung kanilang sequence or yung gene sequence as compared with the rest, no, na napag-aralan dun sa areas na napag-aralan ng RITM. But, because the sample is still small and the areas are limited, so it is not conclusive yet for us to give adequate or accurate conclusions. Kailangan pang i-further yung pag-aaral. Although dito sa initial na ipakita ng RITM, nakikita natin iba yung gene sequence ng 3 Chinese doon sa from the rest, no, of the population that they have studied. But again, let us try to be cautious in interpreting. We need more details. We need more data. We need to further the study so that we can accurately say na talagang hindi yung mga Chinese ang nag-spread at nagkaroon tayo ng iba pang pinanggalingan ng mga sources of infection natin. Thank you, ma'am. That is all the time we have for today. And for all the questions that we were not able to answer in the open forum, we will answer po in the Viber group. Ma'am, can you please give a final message to our media partners before we conclude today's forum? Yes, I have a final message. And starting today, we are going to focus on specific agenda, no? At yung magpa-final message ako, just to bring home or to give you specific information that you can help us disseminate. So, itong ating importansya ng Barangay Health Emergency Response Team, sang aming team for today that we would like for our media partners kung sakali na maisama nyo naman dito sa ating pag-disseminate ng information. So, kailangan lang po ipaalala natin sa ating mga kababayan, no, para tayo magkaroon ng success dito sa ginagawa nating pandemic response. Kailangan lahat tayo nagtutulong-tulungan. Hindi lang po gobyerno ang gumagawa, kung hindi pati yung ating komunidad, ang mga pamilya. Lahat po tayo, even every individual, has a role to play in this response. So alam po namin ngayon,
because of all of this that are happening, ang local communities po natin, napaka-critical ng kanilang role dito po sa ginagawa natin, and even individual families, no? So kailangan lang po maalala natin lahat at ma-recognize, hindi po sa ospital nag-uumpisa ang laban for COVID-19. Nag-uumpisa po yan sa bawat bahay na meron tayo, sa inyong tahanan, sa aking tahanan, sa ating mga communities. Because if all individuals or all families will take care of themselves, will practice this minimum health standards, wala na pong makakarating sa ospital sana. So sana po maipakalap natin po itong impormasyon na ito. Kami po ay nagkaroon ng series of consultations with HPAC. Ito po yung association, different societies, medical societies, para po ma-recalibrate natin itong strategies na ginagawa natin sa ngayon. And part of that would be for us to emphasize on the strategies of prevention, detection, isolating, treating, and reintegrating. Kung saan we like to go down to the lower to the lowest level, no, of governance, which are the barangays and our communities. So sa pagsasagawa nito, naigawa ho natin yung code, di ba? Yung coordinated operations to defeat epidemic, kung saan ang gusto natin, makat natin yung disease transmission dun pa lang sa community level. And I think we were able to prime the system, no? Nakarating po tayo dito po sa mga iba't ibang barangay sa National Capital Region, 17 po ito. Nakarating tayo, 2 sa Central Luzon. And now we have 30 barangays in Calabar Zone na atin pong pinupuntahan araw-araw sa ngayon. So with this, nagkaroon po ng, nakita po namin ano, ang ganda ng response sa atin ng mga barangay, yung mga barangay officials. Nagkaroon po sila ng proactive na parang behavior na para po matugunan itong pagtaas ng mga kaso na ito. So hopefully po makita ng mga tao yung importansya ng barangay health emergency response teams natin. Sila po ang first responders natin actually. Kapag kami sakit ka, nasa barangay, nasa bahay ka, tawagan niyo po sila at sila po ay agad-agad na pupunta sa inyo. Sila rin po ang nagmo-monitor sa ating mga pasyente na nag-home quarantine. Sila rin po ang gumagawa ng contact tracing and surveillance sa ating communities. And sila rin ang nagpa-facilitate ng transfer ng ating mga pasyente papunta sa mga ospital at sa mga isolation facilities. So kung hindi niyo pa ho kilala, no, yung at sa ating mga kababayan, if you still do not know who your barangay health emergency response teams are, magtanong na ho kayo para if in case mangangailangan kayo, isang tawag lang ho, makakapunta ho sila sa inyo. Lagi ho tayo magiging vigilant. Lagi ho tayo dapat aware. Lagi tayo dapat conscious. Minsan nakakalimutan natin na gawin yung mga minimum health standards. Minsan nakakalimutan na huwag hawakan ng kamay, ang muka, ang ilong, ang bibig, ang mata. Sa mga ganitong pamamaraan, minsan nagkakaroon tayo ng lapses, nagkakaroon tayo ng sakit. So kailangan responsable po tayo para sa ating safety at sa safety ng ating pamilya at ng ibang tao sa ating komunidad. So please remember these three things. If you are experiencing any of the COVID-19 symptoms, even before you get tested, the immediate action is to isolate. Second, if you were in contact with a suspect with a probable or a confirmed case of COVID-19, immediately isolate. The third, if you do not know whether someone you came in contact with is a suspect, a probable or a confirmed case, but you think it is possible, please isolate. The main thing right now is isolation. Whether you get tested or not, if you are part of these three things that I've told you, if you experience symptoms, if you were in contact with people who you know might have COVID-19, please isolate. Isolate po at kung magagawa ang test, gagawin natin. Kung hindi magagawa ang test, as long as you isolate for 14 days, kung kayo po talaga ay close contact, and then we can assure, no, na mababawasan po natin ang transmission sa ating community. So ang lagi ho namin sinasabi, kung meron kayong duda, agad na mag-isolate. When in doubt, do isolation po. Maliit na bagay lamang po ito na hinihiling natin sa bawat kababayan natin. Pero kung magagawa po natin ito, we can protect ourselves, we can protect our family, and we can protect our community. So hopefully po, sana no, makatulong po namin kayo sa pagpapakalap nitong impormasyon na ito, because this is really important so that we can avoid and we can contain
the transmission that is happening right now in the different communities of the country. So thank you very much po. We will see all of you on Friday again. And thank you, Nick. Maraming salamat po sa inyong lahat and good morning. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you po to all our media partners. Salamat po.